Ang balita ko sa Pilipinas ay magpapasok na naman, gayon din po dito, September 1st, kung hindi ako nagkakamali, ay start na ng program ng mga classes dito sa Canada. At ako mismo ay babalik na rin sa pag-aaral na naman. Hopefully ay last sem ko na ito para matapos ko na yung aking teaching certification dito sa Canada. At sa pagbabasa-basa ko ng mga comment ninyo sa pagsagot ko ng mga tanong ninyo, nakita ko doon na isa sa mga concern ng mga magulang na paparating dito sa Canada ay kung paano ba yung pamumuhay nila dito sa Canada, at lalong-lalo na kung mayroon silang mga anak na kasama. Ano-ano raw ba yung mga benepisyo na po pwedeng matanggap? Alam nila na may benepisyo, pero yun ang ating pag-uusapan ngayon. At para na rin sa kaalaman ng nakararami, ay kukuhanin ko yung ating information sa Government of Canada at pag-usapan nga natin ano ba yung mga benepisyo ng mga anak ninyo pagdating ng araw na makarating na sila dito at kasama nyo na nga. Sa website po ng Government of Canada, it says here, Overview of Child and Family Benefits. Includes Canada Child Benefit, Goods and Services Tax, Harmonized Sales Tax, GST, HST Credit, the related provincial and territorial programs, as well as Canada Workers Benefits and other federal programs. These payments are meant to help individuals and families. The Canada Revenue Agency, CRA, administers these payments. So, ibig sabihin lang po yan na maraming mga benepisyo ang family, lalong-lalo na ang mga bata, kahit na mga bata, sabi nga nila, ay totoo ba Kuya Rod na may mga benefits na ang mga bata kahit na hindi pa sila nagtatrabaho? Ang katotohanan po niyan ay mayroon po kahit papaano ng mga natatanggap ang mga bata dito sa atin, at isa ito sa mga kumbaga nakakainganyo na pamamaraan. At binabalik kasi ng gobyerno ng Canada yung kung ano yung base from income ng mga magulang. At naipaprocess po ito lahat ng mga gagawin ninyo balang araw na pagdating nyo dito sa pamagitan po ng tinatawag nating CRA or ng Canada Revenue Agency. So sila po ang nagpaprocess lang lahat ng yan. Kung tayo po sa Pilipinas may BIR, ang CRA naman po ang siyang gumagawa ng tinatawag nating sa pananalapi naman po yung distribution ng pera, pagpasok ng pera, yun naman pong agency na yun ang gumagawa, no? Instead na Department of Finance, parang ganun sa Pilipinas, ano? Sa atin naman, meron tayong BIR, pero dito, meron tayong tinatawag na CRA. So, isa-isahin po natin yung mga benefits ng mga anak ninyo pagdating po ninyo dito sa Canada, at sana po ay malinawan po kayo at mag-research po tayo, no? At ang pag-uusapan po natin ay hindi lang nakafocus sa mga bata, kundi nakafocus din ito sa family as a whole. Kasi sa family, may bata man o wala, mayroon pa rin matatanggap ng benepisyo na nanggagaling sa gobyerno, whether federal man po yan or provincial. So ibig sabihin, ganun po tinitignan ng gobyerno ng Canada ang estado ng isang family. At kahit papano ay malaking tulong po yung matatanggap ng mga anak ninyo o ng family ninyo pagdating nyo na po dito sa Canada. Una po sa listahan ng natatanggap ng mga bata dito, yung benepisyo, ay tinatawag nating Canada Child Benefit or yung CCB. CCB is administered by the Canada Revenue Agency. It is a tax-free monthly payment made to eligible families to help with the cost of raising children under 18 years of age. The CCB may include the Child Disability Benefit and any related provincial and territorial programs. So nangangahulugan po na kapag yung anak ninyo ay nasa under 18 years old ay makatatanggap po ng tinatawag nating CCB. So ang CCB po, sabi natin, ay natatanggap monthly. So ibig sabihin may monthly allowance po yung mga anak ninyo, no? Pagdating dito, at meron kayong legal status, depende po sa status nyo ngayon. Ngayon, may mga magulang po, ano po saan ginagamit to usually? May mga magulang po na wise o yung tinatawag nating smart, if you're smart parents, isinisave po nila ito, monthly natatanggap nila, pero kung ipunin kasi natin yun, melo, sabihin na natin $100 a month, meron kang 1,200, ano? Sa buong isang taon. At kung ipunin po ninyo ito hanggang sa mag-18 sila, napakalaking bagay po ito na makatutulong, ano? Dahil yung pera na yon, kung isusubin ninyo, kung itatabi ninyo, at pagdating ng araw po na mangailangan yung anak ninyo
o let's say mag-aaral yung anak ninyo, at least hindi kayo mahihirapan na hugutin yung pera, dahil pera ito una-una ng bata, at least savings ito para sa pwedeng future ng anak ninyo. O kaya naman, yung ibang parents naman ay ginagamit na po nila ito right away. Halimbawa po sa childcare, o kaya naman yung mga sports events na may monthly mga contributions, something like that. Dumadating po kasi ito monthly at nabibigyan po yung eligible na mga parents sa pamagitan po ng tinatawag nating CCB. Now, sabi ko nga, depende na po sa inyo kung paano gagamitin yung benepisyo ng bata ninyo o yung nakatatanggap. Ano? Siyempre, ang may control pa rin ng pera ay ang magulang, kasi under 18 pa rin naman po yung anak ninyo, hindi po ba? So, sabi ko nga, depende na kung sa inyo talaga dadalhin yung pera bilang mga magulang. If you are a wise parents, smart parent, itatabi mo ito. Pero kung halimbawa talagang kailangan, pwede rin naman pong gamitin yan. Halimbawa, pang grocery, pambayad ng pangdagdag sa childcare ng bata. Depende na po yan kung saan nyo po gagamitin. Isa pa po sa natatanggap ng family at ng bata yung tinatawag natin GST, HST, Credit Overview. The Goods and Services Tax Harmonized Sales Tax, or GST, HST, credit is a tax-free quarterly payment that helps individuals and families with low income and modest income offset the GST or HST that they pay. It may also include payments from provincial and territorial programs. You are automatically considered for the GST, HST credit when you file your taxes. Pag ang magulang naman po ay mayroong tinatawag na modest or yung low income below that, nakatatanggap po ng tinatawag nating GST, HST ang family para makover po yung pangailangan ng family at ng bata. So hindi directly ito benepisyo ng bata, pero tinitignan pa rin po kasi ng Government of Canada na low income ito, yung family na ito, ibig sabihin, kailangan ng bata ng pagkain, ng supplements, whatever na pangailangan. So, nangahulugan po na hindi nyo kailangan i-apply ito. Makikita po kasi ng gobyerno ng Canada doon sa bracket na tinatawag if you are modest or low income, at automatically na makatatanggap po ang magulang ng tinatawag nating GST at HST. Karaniwan po ito sa mga nagsisimula at yung low income ay hindi pa ganoon kataas. Dumaan ba kami sa ganitong estado? Wala naman kaming anak. Yes, dumaan po kami sa ganitong estado sapagkat nung panahon na dumating kami dito, nag-a-adjust ng tinatawag nating sweldo ang Saskatchewan, at yung napirmahan po namin na job offer letter ay doon sa old pa. So pumasok po kami sa low income bracket at nakatanggap po kami ng malaki-laki naman na pera, at ginamit namin yun syempre sa pagsisimula namin ng buhay namin dito sa Canada, at malaking tulong po talaga na nakatatanggap sapagkat ma-suffice niya yung mga ibang basic needs mo. Halimbawa yung bus pass mo, o kaya naman yung grocery items mo, malaking bagay po yan. Bayad ng bahay o rent ng bahay o na apartment, masusuffice niya po yan, nga lang quarterly. Ano po? So malaking tulong din po talaga. Ang CAIP po is a tax-free amount paid to help individuals and families offset the cost of the federal pollution pricing. It is available to residents of Alberta, Saskatchewan, Manitoba, and Ontario. It consists of a basic amount and a supplement for residents of small and rural communities. So dito naman po sa CAIP, yung tinatawag natin climate tax, ay common colloquial word po namin dito sa Saskatchewan yun, ay hindi po lahat na nakatatanggap. So sabi nun ay Alberta, Saskatchewan at Manitoba, no? At Ontario, pero hindi po lahat. Kasi yung siyempre nagagas ka, nagbabayad ka ng taxi mo, gumagamit ng gas yon. So involve ang citizen ng mga nasabing probinsya sa tinatawag nating CAIP. So nangangahulugan lang po nito na meron kang matatanggap sa government, depende po yan sa pagbibigay nila. Hindi po regular yung pagbibigay, pero may natatanggap at may natatanggap po ang mga taga Saskatchewan, Manitoba, Ontario na mga ganitong insentibo, no? Sapagkat alam nila na may pangangailangan ng mga bata, at let's say sabi nga nila sobra-sobra daw kita dito sa oil, sa petroleum, kaya sa dinadaan na lang sa carbon tax kung tawagin natin, ano, o pollution tax. So may pera pa rin po na dumarating, at makatutulong po yon sa mga anak ninyo pagdating ng araw, kahit papaano. Malaking bagay din po yun talaga yon. K
Okay, and last but not the least po, provincial and territorial programs. Halos lahat po ng province dito ay mayroong kanya-kanyang tinatawag na incentive na ibinibigay sa mga bata, no? For instance, dito po sa amin sa Saskatchewan, mayroon pong tinatawag na cover ng government ng Saskatchewan yung childcare ng mga bata. Halos, ang alam ko po kasi wala naman, nasa child field po ako ng childcare pero wala naman po ako sa finance department, sa ECE po ako. Ang sinasabi nila, almost $200 na lang a month ang binabayaran ng isang family, no? Depende sa age ng bata. Pagdating ng 6 years old or 5 plus, something like that, or 7, mas mataas na kasi hindi na po sila covered. Pero ang alam ko po ay kumbaga halos sa $10 na lang ang binabayaran ng child care araw-araw. So ibig sabihin, nagagamit po ito ng family sa ibang bagay instead na pangbayad ng child care o yung daycare kung tawagin. Mahal po kasi ang daycare dito sa Canada, sa totoo lang. Umaabot po siya ng ranging average from $300 to $700 a month. Malaking bagay po yun. Pero dito po sa amin sa Saskatchewan, napakaganda dahil binigyan po kami ng pagkakataon na ang mga bata dito, basta pinasok mo sa childcare at authorized yun ng government sa Saskatchewan, ang babayaran na lang ng bata ay halos $10. So sabi nga nila, average ng $200 monthly ang binabayad na lamang. So ganun po kaganda yung programa ngayon ng government ng Saskatchewan at ginagaya po ito ng iba't ibang provinces. At ang maganda pa rin po dito, kung baga nakapagtatrabaho yung magulang, pero na idadala nila yung sa daycare, sa childcare, yung kanilang mga anak sa mas mababang halaga. So, ibig sabihin, mas nagiging productive po yung mga magulang dahil ang mga bata nila ay hindi nila iniisip na, oh, may bata ako, hindi ko kailangan magtrabaho, mag-off ako ng ganitong araw, something like that. So, in general po, in conclusion, ang mga bata po dito ay may insentibo, may mga benefits po na natatanggap mula sa Child Canada benefits, mula sa magulang na nakatatanggap nito, and syempre, from federal to provincial government. So, ganun po yung child care, ganun po yung benefits dito sa Canada pagdating po sa inyong mga bata. So don't worry po sapagkat mayroon po talaga silang part, ibig sabihin sa puso ng gobyerno ng Canada. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.